today's video ay papakita ko po sa inyo ang aming bakasyon, Christmas vacation dito sa Coron Palawan. So, matagal na ako hindi nakakapag-vlog. So, sana ay mag-enjoy kayo sa panonood ng aming pagpasyal ng aming pamamasko dito sa Coron Palawan. So, napakagandang opportunity na ipinagkaloob sa amin ng Panginoon ang makapamasyal kami mag-anak sama-sama dito sa Coron Palawan. Kaya sana'y mag-enjoy kayo sa panonood. God bless everyone. Sasakay lang namin sa airplane. So cold. Bababa na kami sa airplane. Thank you, miss. Do it.
place is nice, kahit simple lang. Ito yung aming tinigilang first night. Ito yung place. Lagyan kita nito. Tara. Mara, pag hindi nagsuot niya, hindi sasakay sa bangka. Anak, ma, ano naman sa bangka? Lahat meron. Kaya ako, ginigo. Para pag may nakikiliti ka? Ganyan talaga yung alam naman. Later na lang. Hindi ka makakasimira kung gano'n. Wait lang, anak. Hindi ko makakaswim pag wala akong ano. Si Jang nga yun. Si Jang nga yun. Hindi nga kasi nagbebes kasi marunong ka maglangoy. Pinipilit mo. Cell, look here. Yan na yung ating lead cell. Po. Nandiyan na. Cell. Daddy, pahala. May isa ka pang mas malaki. Video ito. Video. Ay. Ano? Kasi si Captain, isa-submit niya yung mga pangalan natin sa Philippine Coast Guard. Ayan po, alis na po siya. Malapit lang doon. Pagbalik niya po. Bilisan mo. Bilisan mo. Pagbalik niya po, alis na po tayo, no? Okay. So yung biyahe po natin, mula dito, papunta sa first destination, mga 15 minutes lang po yun. Yun na po yung pinaka-maximum travel natin for every island. Minsan po, 5 minutes lang, 10 minutes lang po yung travel natin for every island. Okay po? Tapos, ang first destination po natin, tayo po ay pupunta ng Kayangan Lake. Itong Kayangan Lake po na ito, ito po ay brackish water. Or mix po siya ng salt water at saka fresh water. 70% fresh water, 30% salt water. Pero medyo may konting catch po ito, no? Kasi po, bago po tayo makapag-swimming sa lake, kailangan muna nating umakyat ng bundok. Papagunin mo muna kami, okay? Ito po ay ano po siya, 367 steps. Naku po. Balikan ko po siya. Akyat po tayo ng 163. And then, ando na po tayo sa pinaka-highest point. And then, bababa naman tayo sa kabilang side. Pero worth it po. Worth it po yung pag-akyat ng lake. Kasi po, yung lake po, awarded po siya as one of the cleanest and greenest lake dito sa Pilipinas. Yes. Okay po. Actually po, sa island po na yan, sa Coron Island po, meron po tayong 13 lakes. Pero dalawa lang po yung ina-allowed for the tourists. Itong Kayangan Lake na pupuntahan natin at saka yung Barracuda Lake. Yung iba po is preserved siya for the next generation. Kasi po yung island na yan na pupuntahan natin, Coron Island, yan po ay pag-aari po yan ng mga indigenous people. For example, sa Baguio may mga Igorot. Sa amin po sa Mindoro, may mga, meron po sa amin mga Mangyan. Dito naman po, po? Tagbanua. Yes po, yun, sa galing ni sir. Lahil ka, sir! Jacket! Ano po, meron po tayong mga tinatawag na mga tagbanwa. Lahi po sila ng mga Indonesia na nag-migrate sa Pilipinas many years ago. History. Tapos yung island po niya, ano po yan kasi siya eh? Inaward na po sa kanila ng gobyerno kasi sila po yung pinaka-first inhabitants ng island. Tapos, isa po sa mga hanap buhay dyan ng mga katutubo ay sila po ay dahil na papalibutan sila ng water, sila po ay nagpi-fishing. At the same time, lahat po ng mga turista na namamasyal sa mga island nila, yan po ay nagbabayad po ng mga entrance fees. Pero kasama na po yung sa package, wala na po kayong babayaran. Sino na po dito nakapunta ng 100 islands? Ako. Saan po yon? Pangasinan. Yon. Alam niyo po ba sa Pilipinas, may dalawang lugar na tinatawag na 100 islands, 60 feet. So mga snorkeling gear, guys, pakiingatan nyo na lang. Kasi pag nalaglag natin yan, hindi kasi yan lumulutang sa water, ha? Pag ginabitawan yan, automatic yan, lumulubog po siya. So, panag-snorkeling po kayo mamaya, usually, di ba, ganito mag-snorkeling. Pagkatapos, huwag nyo ditong ilalagay. Kasi pag tumalon kayo or humiga kayo sa water, may tendency na malaglag to. Tapos hindi na natin siya makuha. So, dapat po, dito natin siya ilalagay. Sa loob. Yan, sa loob. Yan, dito nyo nalagay, ha?
Pero just in case po, na malaglag niyo yung mga snorkeling gear nyo, magsabi lang kayo sa amin kasi medyo magaling kami mag-swimming. Ako po, kaya ko po siguro sisirin mga 100 feet. Very good. Pero 1 mile lang po yun, hindi na ako makakabalik. Nung araw po, magkakabalik. Opo, 1 mile lang po siya. So, mag-ingat po kayo. Tapos po, sa mga hindi naman marunong mag-swimming, meron po kami dito mga salvavita. Ang gagawin nyo lang po, magsusuot kayo ng life vest, susuot yung snorkeling gear nyo, hahawa kayo dito, hihilahin namin kayo ni Kuya Ryan sa snorkeling area. Para ma-maximize niya po. Okay po? Sino po ba hindi marunong mag-swimming dito? O sige po, mag-swimming na po kayo. Let's go. Ilayin ko namin kayo. Walang bayad. Tapos po. Kailangan. Guys, pag-snorkeling, pag hinila namin kayo, kasi nakapansin namin yung mga guests namin pag nag-snorkeling, pag hawak nila ng ganyan, dito lang sila nakatingin. Mali yun guys ha. Pag nag-snorkeling tayo, hindi tayo nakapokus lang sa harapan natin. Dapat left, right. Okay po. Kasi hindi po lahat kasi ng isda nasa bottom. May mga isda rin po sa surface katulad po ng mga ano, ng mga crocodile needlefish. Alam niyo po 'yon? Crocodile fish. Swordfish po, alam niyo swordfish? Yung swordfish po ganito kakahaba. Yung crocodile needlefish po ganito. Ngayon po, pag may nakita kayo ng mga isda na maliliit na tumatalon-talon sa dagat, 'yun po ay hinahabol ng mga crocodile needlefish kasi 'yun po yung kanilang pinakapagkain. Oh, yung mga ano po, yung mga anchovies, hinahabol po nila ang anchovies kasi 'yun ang kinakain nila. Tapos po, pag-snorkeling tayo, isa rin sa mga ano po dito, iingatan po natin na aapakan yung corals ha. Kasi po, yung corals po, actually, ano na po tayo sa corals ngayon, isa na po yun sa mga problema ng natin marine diversity natin yung corals. Kasi ganito po, dati kasi ang magiging problema kay mga corals nasisira dati dahil sa tao, dahil nag-illegal fishing sila, nagsa-cyanide sila, nagda-dynamite sila. Pero ngayon po, nagawa na natin ng paraan yun dahil meron na tayong mga Philippine Coast Guard, may mga maritime na nagbabantay ng karagatan natin. Ang ngayon, magiging problema na talaga natin ngayon, climate change. The more na umiinitan yung temperatura po natin, the more na nasisira yung corals kasi hindi na po nila kinakayanan yung temperature ng tubig sa sobrang init. So, yun na lang po yung matutulong natin, huwag na lang natin ipakan para at least kahit paano hindi naman sila matotally damage, no? Tapos guys, pag kailangan nyo magbanyo, meron din tayo banyo sa likod ha. Dito lang kayo dadaan sa may gilid, papunta doon. Okay. Mag-ingat lang kayo kasi pag nalaglag kayo dyan, hindi na namin kayo babalikan ha. Okay? Ganun po dito. Tapos po, kailangan nyo po mag- lang talaga dito eh. Wala nang balikan eh. Oo, oh, ganun po. Mahirap pala dito eh. Paano pa? Nalaman man kuya. Ayan. Po? Lagi kasi ito nag-CCR. Kaya pagbantayan po. Pasensya na kuya kasi ako iniwan din ako, hindi na ako binalikan ninyo. Nakaisa kayo na for today. Kaya kuya. Bata ka pa kasi kayo hindi pa maintindihan yung pero when you grow old. Ay, meron kang hugot eh. I love it. Kaya kuya, ako tinatawa-tawa ko na lang yung mga ganung bagay. Kasi alam mo yung pag-ibig, parang parang magic. Parang magic yung niluloko ka na, tuntua ka pa, ganun po yun. Mas kaya lang. Kahit pag-ibig daw. Ay, ginungo, poker face. Tapos po yung mga ano po natin, yung mga mag-snorking po maya, mag-ponytail lang po kayo para kasi pa hindi kayo mahirapan mag-snorking kasi pag wala kayong ponytail, pupunta lahat yan sa harapan natin mamaya panagis natin tayo. Tapos, aside pang pag-apag... O, dito ka iniwas. Ma'am, huwag nyo na paalala, ma'am, parang... Birthday naman ni Kuya! Birthday naman ni Kuya! Eriko, pagbiwasan mo nga yung plato ng isa? May nang ano dito eh. Pwede ka na paulit-ulit po eh. So ayan po kabali ang mga pupuntahan po natin. Meron po tayong Kayangan Lake, Barracuda Lake, Twin Lagoon, Beach 91, CYC Island, Balinsasayo Coral Garden, Skeleton Wreck. Wala pinggan ng alas. Ayun na po si Captain. Ayan po, halko po tayo. Ayan si Lupi. Ayan, anak ko maas. Start to. Ito na, Mike. Start to. Ayan na po yun. Ulitin natin yung song. Quiet na ako. Ako quiet para dapat. Kakanta po siya. Ang galing! Wala pa.
Andan na tayo. Ako nga number one fan yun eh. Ready na? Ready na. Taas na hagda. Look, so beautiful place. Worth it naman. Salamat sa Lord for this opportunity. Hindi, may t-shirt pero pamalit na eh. Ito, may ano ko. Oh, it's cold. Okay, doon na po tayo. Doon na po tayo sa link. At least going down. Tapos ka na, pre. Kailangan ng anong phone para flashlight kasi madilim na. What do you call this one? Malalim. Ayan, mga basurin.
Ito. Picture kita dyan. Ito sa lobo. Mami, baby, picture lang. Iwanan eh. Alabay. Pamatakbutas na lamang ba ako? Kung pari mo wala, iwanan. Pari mo iwanan. Pag ang nakakita ng magandang beauty. Yan lang, ano na. Hindi mo maalala lahat to. Wala pa na. Ayan, sa talagang. Iwan na si. Ayan, wala. Hindi pa si Jenny. Maganda yung natural. Yes. Next na tayo. Pababa naman kami. Tingin sa daan, baka kayo mga bilingking. Ang kuhay, ano? Di ba niyo matagal ha? The lagoon. So clear water. Thank you, Lord, for this beautiful place. The water is so clear. Nicely swimming. Pa! Yes, Dad, Mami. Tuloy mo, buhanan ko. Para ikaw. Huwag mo kaintindihin. Ayaw ko tumalun eh. Ano ka pa eh, swimmer ka naman pari. Nakabidyo ako. Ha, alam ko na. Swimmer ng US dito. Alam na aking gagal. Kaso hindi na ako nakapag-crack. Baka hindi na ako nalimut. Kasi yung pinsi mo ito, mas nagatang ka. Ay, hindi na. Pare, dun tayo ha. Mag-underwater tayo ha. Kailangan ako, yung ano mo, yung nakabukat niya, hindi para kang galakan. Ah, hindi, vlog, ano ito, iba-vlog ko. Huwag ka magawa kay mami kasi hindi ka marunong. Parang hindi ka marunong. Tahan ka na lang. Yan ang aking darling. Ariyata may hagdan. Dad! Dad! What is yellow? Mamaya, hindi ako maka... Thank you.
Wala na sir, si Maui. Ano yun nasa gitna? Si Sherry ko. Hindi po ba si Wigs? Mukhang gusto namin sa kanan yung toy. Kain lang. Gusto pala yung kain lang. Mga fresh, all fresh. Pati po yung sibuyas na may bulaklak. Wala bang kalamansoy? Daming ulam, bulak kanin. Wow! That's the ano finale. Wow! I love it! That's the finale! Yung kalamansoy Amara, where are you? Thanks for watching. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming pamamasyal dito sa Coron Palawan. Don't forget to like and to subscribe to my channel. God bless everyone. Merry Christmas. Happy New Year, everyone.